Good morning mga parts, at ito, day 6 na tayo ng ating Philippine Loop Adventure. So kahapon, sinubukan natin yung Luz Viminda in 24 hours. So syempre, after na pag-cross ng mga islands, babalik na tayo ngayon kung saan tayo nagsimula sa pag-ride or kung saan tayo nag-originate sa pag-ride, Santo Tomas, Batangas. Pabalik na tayo. So ano pang inaantay natin? Ito na, day 6. Previously on. So yan, previously, makinga tayo ng Roro. Papuntang galing San Isidro, papatawid ng Matog, Sorsogon. So yan, inabot tayo ng umaga. Nakapagpahinga naman tayo ng konti during this trip or during nasa Roro tayo. Panawagan po sa lahat na may mga sasakyan, magsilayas na po kayo dito sa aming barko. nagsasabi kanina na yung may mga sasakyan ay pwede na raw mauna na bumaba sa Roro. Yun nga nabanggit ko kanina, isa sa mga advantage yung kung meron dun sasakyan. Kayo unang sasakay at kayo rin yung unang mababa. So dito na tayo sa Matnog Port. Finally, nakabalik na tayo ng islang pinanggalingan natin, which is Luzon. Iba yung feeling, sobrang nakaka-excite at sobrang nakakatuwa. Masaya to. At di natin syempre palalampasin na magpa-picture sa arko ng Sorsogon. So, straight dyan. Yun, lumuluhod-luhod pa tayo nun talagang. Ay, thank you Lord. Meron tayo na papuntang norte, coming from dulong-dulo, from Sorsogon. Diretso na tayo papuntang norte. Yun, buti na lang maganda rin yung panahon dito. 6 days na tayo nag-ride parts. This will be the last day ng ating loop na to, which is the Vismain Loop. Ganda ng panahon nito. Kung sa Mindanao, halos inulan tayo. Dito naman sa Luzon, napakaganda ng panahon. May advantages, may disadvantages. Pero itong morning na to, malamig pa yung hangin. So, susulitin na natin yun at didiretsuhin na natin ang biyahe papuntang norte. Diretso. Pagkasuli na tayo sa Irosin, Sorsogon. And dediretso tayo sa isang favorite kong simbahan sa Albay. Dadaan tayo sa isang favorite kong simbahan. Talagang yung structure ng simbahan na yun ay sinuunang panahon pa talaga. Yung adobe pa. Makangagaling pa yun ng Bulkang Mayon. So ito na yung simbahan na binabanggit ko sa inyo. This is the Daraga Church. So kung magpabisita kayo sa Albay, daan kayo dito. May magandang view deck din dito or view kay Mayon. Yun nga lang dito, during this time, si Mayon may mga ganun talaga. Si Mayon medyo mailang. Dumaan din tayo sa Kagsawa Ruins, pero dun lang tayo sa labas para magpa-picture lang. And then pagdating naman ng Nabwa, yun, nag-hydrate tayo. May nakasabay tayo dong taga Honda, nakasalubong natin. So nagpa-picture tayo sa kanya. Ito yun. Dati kong work, office ko yun dati. So yun nga pala, boss. Ako nga po pala ay tubong Bicol. Lumaki po ako sa Bicol, doon din po ako pinanganak. Ang hometown ko po is Naga City, Camarines Sur. So shout out po sa mga kababayan natin dyan, sa mga kababayan nating mga Oragon. Dito sa Naga, talagang dumaan lang din tayo dahil gusto nga nating makabalik ng Batangas ng mas maaga-aga pa. At hopefully hindi tayo abutin na masyadong gabi. So based on, syempre, since familiar na rin ako sa mga dadaanan sa Amsur or sa Bicol papuntang Manila, alam ko na yung oras or alam ko na yung pacing ko. So inestimate ko na yun na dapat makabiyahe ka agad dahil kukulangan niya ako ng oras. So yun, itong dadaanan natin dito, ito yung office ko dati nung nasa soft drinks pa ako nagtatrabaho. So
So matagal din ako dito nagstay bago ako pumunta ng Manila para makipagsapalaran. Sabi nga nila noon sa mga pelikula, bago ako makipagsapalaran sa Manila, dito muna yung naging trabaho ko. So ito yung office namin noon. So nakakatuwa na makadaan ka sa hometown mo. So tuloy na natin yung ating kwento. There's no place like home. Sabi nga nila. There's no place like home. And yan yung rotonda na isa sa main road ng Naga City. At duman tayo sa mga tropa natin yan. Sa Bicol, mga co-riders natin. Siyempre, na-miss natin sila. Unfortunately, during that time, hindi sila lahat available. At hindi naman ako pwede masyado magtagal. So, biyahe kagad, papunta ng Camarines Norte. So, cross tayo ng Santa Elena. Ikot tayo at ito na yung boundary ng Bicolandia. So, boundary ito ng Quezon Province and Bicol Region. Siyempre, picture na naman. And then picture, biyahe na naman ulit. So estimated ang biyahe from average, ang biyahe ng Bicol to Manila or Naga to Manila is around 7 to 8 hours. Depende sa pacing mo siya. Depende rin sa, yun nga, sa bilis mo sa pag-ride. Diretso, ito na yung EMI. Maganda rito. So, EMI sa may Atimonan, and then nagpa-picture din tayo. Maganda dito sa mga riders, punta kayo dito kasi akit kayo ng bundok. May magandang sceneries, magandang matambayan, maganda rin mag-picnic dito. After na pa-picture-picture natin, syempre didiretso na tayo papuntang Lucena, papuntang Batangas, at tatapusin na natin to. I think this is Candelaria, Quezon. Diretso. At nakakatuwa during this time dahil alam mong aabot ka on time. Kasi nasa Candelaria ka na, ilang bayan na lang, konti na lang, makakabalikan na ng Santo Tomas, Batangas. At maliwanag pa during this time. So, buhay na buhay yung energy, buhay na buhay yung loob. Okay, papunta na tayo, Chaong, Quezon. So sa tagal ko ng biyahe, pabalik-balik ng Manila and Bicol, memorize ko na yung mga bayan na pagkakasunod-sunod. Ayun na, taga rito naman tayo. Alam na alam natin yung mga daan. Tapos dito, pacing ng konti. At syempre, since susoli natin yung motor at hindi naman sa atin yun, syempre, papakarwash natin or papamotorwash natin, nakakahiya naman. May oras pa naman at nakahanap naman tayo ng car wash or motor wash. Kinuha na natin, nagpa-motor wash na tayo ng ating motor. Para pag soli, maayos yung motor. And then boundary ng Quezon and Laguna, which is San Pablo and then Chaong, Quezon. At inabot na tayo ng dilim. But still, kahit madilim na, city na to, marami ng ilaw. And yes, Santo Tomas, Batangas. Yes. Diyan tayo nagsimula kung saan tayo nagpa-picture noong pinaka first day natin para magpagas. Tingnan nyo, diyan din ako nagpagas nung pinaka last day. Syempre, soli natin lahat yun. Naka full tank, malinis yung sasakyan. At syempre, documentation. Yan po yung ating pinaka first photo dun sa ating day one. So, selfie. Yeah. And then picture. Nakakatuwa dahil nabanggit ko nga din na yung this mean yung mas mahirap para sa akin. Kasi yung mga tawid-tawid nga, at yun, inabot nga tayo ng 6 days for the Bismin loop. Yung Luzon kasi for me is medyo madali na lang kasi nakailang beses na rin tayong tapos ng mga endurance ride or endurance challenges ng mga Luzon loop. So tingin ko madali-dali na lang yun. Kaya yun, inuna natin yung mahirap. At pumasok na tayo sa FPIP sa Santo Tomas, Batangas. First Philippine Industrial Park. At
pabalik na tayo sa head office ng Honda Philippines. Ayan, madilim na. Pero mga ano na to? 7:30? So yan, nagpa-picture na tayo sa Honda Philippines. Ang ganda nung feeling, ang sarap ng feeling na yan. Diyan tayo nagsimula. Pa-picture tayo dun sa pinaka main gate. And babalik tayo dun sa back door kung saan natin ipapark yung ating motor. So nag-end tayo, ito pala, 7:15 tayo nakabalik. Galing tayo ng Matnog, Sorsogon, diretso papuntang Santo Tomas, Batangas or Tanawan, Batangas sa FPIP or HPI. Nakabalik tayo ng 7:15. Ito yung feeling na okay. Mission accomplished. At yan, nagpa-picture tayo sa mga kasamahan natin sa Honda Philippines. Shout out kila Peter, Gibo, and Ochi. At natapos na ang ating Vismin Loop para sa ating Philippine Loop Adventure. At itutuloy natin yung ride natin based on calendar sa Holy Week during that year. Ang Holy Week noon is nasa April 18. So April 18 tayo mag-ride. April 18, 19, 20. That's the original plan. So susundan lang natin yun para matapos na natin yung buong loop or buong Philippine loop. Sa norte naman tayo. Medyo mas madali-dali yun for me. Ito pala, i-share ko lang din yung kwento. Nakakatuwa dahil syempre, pag park natin, pag soli natin ng motor, 6 days kang nakatayo. 6 days kang nagmumotor, di ba? And then, pagpunta mo na sasakyan, feeling mo yung sasakyan, ang weird ng feeling dahil parang feeling mo ang baba na ng ano, na ang baba ng ground clearance, tapos parang naninibago ka ulit mag-drive ng sasakyan. So, ang weird lang. First time ko maramdaman yun. Siguro dahil first time ko rin mag-ride ng straight ng sobrang tagal. Tapos yun, babalik ka sa four wheels na weird. Basta, kakaiba. Kakaibang pakiramdam pag diretso yun, pagka-park ko, kotse kagad. So abangan yung mga parts, ang ating North Loop para sa ating Philippine Loop Adventure. Magpapahinga muna tayo ng konti ng ilang araw, pero itutuloy natin yung ating story on that same date. Ang date na yon is April 18. So, salamat sa inyong time mga parts. Sana nagustuhan nyo ang ating story so far. Sana nagustuhan nyo ang video natin today. So lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse o sa motor, bakit ka papipili? Hard work pays off. Pwede both. Hi! Hi po! Ah yes, can I order for a iced vanilla latte? Iced vanilla latte? With soy milk. Venti sasa po ba? Yes, venti. Thank you!